Yes. Minsan, minsan ang takbo ng buhay ko. So paminsan-minsan din, no, kailangan din naming pumunta sa bayan upang magliwaliw kaming mga bayot. Kasi ang layunin lang naman, ang layunin ko is to see to the world that Katmon has a very good beach to offer. At bago ko papupuntahin yung pamilya ko dito, kailangan i-ano ko muna, i-search and rescue, search, i-ocular inspection para maganda ba yun, kasi diba yung mga, yung inay at inay, itay at lola ko matanda na. So I guess this area is very okay for them. So ayan, so abangan ninyo next pagpunta namin dito, ay kasama ko na ang pamilya ko. At syempre si Barbie Rider ay natulog siya kasi kapoy siya gikan eh. So ayan, itutour ko muna kayo, no. This place is called Grotto. Maganda dito, ang ganda. Tapos yung kanilang beach, ayan oh. Yung kanilang shoreline, ang ganda. Tapos yung mga houses, yung mga Nipa hut houses nila ay napakaganda. In that side, malaki yung area nila. Ang cottage na to is good for four persons, and this is 600 pesos. Diba mura lang? Tapos dito sa cottage na kinuha ko ay makikita natin ang dagat. So ayan, that dagat. Diba? Ang clear, very clear. Tapos doon ako, maligo ako mamaya. Tapos kung nagutom ka, wala kang dalang pagkain. They have their ano cafe. Yung name ng cafe nila is Sea Salt Cafe Jan. Pupunta ka doon. At dyan sa kanilang Sea Salt Cafe, meron silang restaurant na you can order food na gusto mo na nasa kanilang menu. Okay. Tapilok man ko eh. So ayan, itutour ko kayo sa kanilang mga cottage dito sa kabila. So ito yung mga cottage nila. So sa kabilang bahagi, meron ding ano dyan. Meron ding, hindi ako, actually ang laki papapunta doon, pero ayaw kong pumunta doon kasi may nag-music doon, baka makapiright tayo. So dito tayo, no. Dito, pwede dito. Ayaw kong pumunta doon kasi may nag-music. So ayan, o, dito. This is the other side na pwede kang maligo, at may mga cottages din dyan. Oo, diba? At sa hilerang ito, ang daming beach resort na papunta doon, lahat yan beach resort. So pwede kang maligo din dito. Pero ayaw ko dyan kasi medyo malalim yung tubig. And I go here. So dyan ako maligo mamaya. Mag-isa lang akong maligo kasi ayaw maligo ni Barbie. Kasi si Barbie ay gusto niya matulog. Tulog ka, day? Tulog, liki ka, digi kapoy ka, day? Napagod siya sa biyahe namin kasi galing kaming Danau. Ay no, 6 pala to. This cottage is good for 6. Akala ko 4. Ayan. This cottage is good for 6 person. So ayan, puntahan natin yung kanilang dun sa kabila. So sa kabila, malaki pa eh. Malaki pa dun. Tapos meron silang grilling area. Tapos pwede dito mag-overnight. Yan yung ano nila. Yan, ang laki pa dun. Papunta dun. So ayan. Ayan, ang laki pa dyan. Tapos itong mga cottage na to, mga aircon yan, na pwedeng mag-overnight. So meron silang yung grilling area nila. Tapos dandun yung restaurant nila, at dyan ay highway na yan. Tapos meron silang kagaya sa akin sa bukid, oh. Yun yung gamit nilang internet. Kita ninyo? So yun yung internet provider ko sa bukid, same dyan. So balik tayo doon sa amin. Kasi maligo ako eh.
So merong hagdan dyan paakyat papunta sa kanilang, yan yung kanilang Sea Salt Cafe. Ang name ng kanilang restaurant is Sea Salt Cafe. Dito tayo, itutour ko kayo. Dito tayo. So this one, yan, sa ilalim ng kanilang Sea Salt Cafe, this is the, yan, pwede ditong, pwede itong, ito yung rentahan. Hindi ko alam kung magkano ito. Basta you can rent this whole place here. Tapos in this area, maraming mga cottages. Ayun, no? Punta doon. Morning, ma'am. Punta doon. Tapos meron silang mga V cottages na 800 pesos. This is fun lang siya. At ito yung naisip ko eh. Sa bukid, alam nyo? This is, ito yung gusto ko na cottage sa bukid. Ganyan, oh. Mga ganyan V cottages. Ang ganda kaya. Kasi tiningnan ko eh, yung ganda niyan. Tapos iano ko doon sa overlooking. Diba? Meron akong idea. Tapos meron ditong itoy. Hello? Hello? Bakit kayo nakakulong? Nakakulong silang dalawa. Kawawa. So ito yung V cottage nila. I guess that's 800 pesos. Tapos ayan. At saka dito. Kaya tayo dito. Kasi ang init. Tapos makikita mo yung dagat. Diba ang ganda? 600 pesos. Wala ng entrance fee. Wala ng entrance fee. Diretso, punta ka na ng cottage. Tapos, this is very good for family gatherings, friends, and mga loved ones. Tapos ang kagandahan sa kanilang... Dito tayo. Kasi para hindi, ano... Hindi mainit. So, yan oh. Maganda yung kanilang shoreline. Malinis. Yan. So, this is another very good place for you to stay where you, when you are in Katmon. So, another place to swim. Another place to eat because kumpleto sila. Meron silang restaurant, meron silang cafe kung saan pwede kang mag-orders ng mga food na gusto mo. Yung in-order ni Barbie Rider kahapon, ano yun eh? Longganisa. Auhat, longganisa ata. Tapos sa likod niyan is highway na. Ah, diba? Yan talaga, yan yung V house na gusto ko. That V house is very good sa aming bukid. It's very good for the campers, no? Pagawa tayo ng mga ano yan, mga siguro mga limang ganyan. No, limang ganyan. Oh my god, limang ganyan for let's say 200 pesos per night. Pak na. No? O, diba? Tapos, that's it. Tapos, itong mga cottage na to is 400. Oh, 600 pala. Tapos, nandun yung cottage namin. Tapos, yun yung dagat nila. Ayan, oh. Napaka-clear. Maganda dito iligo hapon. Yan guys, once again, if you are willing to visit Katmon and stay, maligo kayo dito, ayan, another place na ika-recommend namin bilang isang Katmonanon, Grotto. So Grotto, ano lang siya, madali lang siyang puntahan. Basta Grotto dito sa Katmon. Ang init. Oo. Umano lang kami dito ni Barbie kasi... Ano eh, magpahinga muna bago kami babalik sa bukid. Tapos malinis yung area.
Ayan, oh. Siguro ganyan din yung gagawin ko sa bukid. Yan, ganyang house. Diba? Tapos magpagawa din ako ng ganyan CR. CR, public CR. Diba? Yes. Saka mga ganyan. Para sa mga mag-campers, gustong mag-camping doon sa bukid. At yes, malapit ko na siyang gawing. Totoo. Okay, balik tayo doon kasi mainit dito. Mag-order muna ako ng food doon sa kanilang Sea Salt Cafe kasi kakain kami later. Meron silang tatlong V house. Tulog na yun si Barbie. Barbie lahat, Barbie lahat. Doon ako galing. Tapos makita mo yung kagandahang ambience ng seaside ng Katmon. So dito yung cottage namin. Mag-transfer ako dito sa kabila. Kasi bawal matugaw ang vayot. So in this side here, so doon ako galing, oh. Sa side na 'yan. 'Di ba? Ang ganda ng place. Isa sa mga relaxing and very refreshing. Kung gusto niyo mag-overnight, they can accommodate you. And the sea, oh my God, ang ganda, oh. Very clear. Siguro hanggang hapon kami dito. Saka sa kabilang side yan, galing na ako dyan. Hindi lang ako magpunta doon kasi may music. So meron ditong, ay meron ditong ano, swing. Swing pala ito. Yan, swing yan, oh. At makikita mo yung another side of this resort, the grotto. Yan. So dyan, oh. Medyo takot ako sa height. So ito yung kanilang seafront. This area here. Na meron ding mga cottages doon. Yung dagat, oh. Napaka klaro. Napaka crystal clear. O, diba? So what are you waiting, guys? Punta na kayo dito and experience sa magandang beaches dito sa amin sa Katmon. Ay, this cottage is good for 8 pala. Good for 8 person. Okay? See you on our next vlog. Kasi maligo na ako pagkatapos nito, eh. I will ligo na. Kasi gusto kong maligo. Kasi pag iba kasi yung dagat, no? Kasi dagat is water. Water sa dagat is healing.